Manalangin po tayo. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, kinahabagan mo kami na lumayo sa Diyos at lumakad sa kasalanan. Ang Panginoon ang umako ng sumpa at kahatulan na nararapat sa amin. Namatay siya para sa amin at hinugasan ang aming mga kasalanan magpakinanman sa pamagitan ng kanyang mahalagang dugo at iniligtas kami kahit hindi kami karapat-dapat. Nagpapasalamat, nagpupuri at niluluwalhati namin ang Amang Diyos sa biyaya na ginawa niya kaming mga anak at nagbigay sa amin ng maluwalhating pag-asa na makapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Sa pagtitipon at pag-aaral namin ng salita sa nakalipas na linggo, nagpapasalamat kami na maraming tao ang naunawaan ang biyaya ng Diyos at naligtas. Para sa amin na mga naligtas sa pamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon, pakiusap, tulungan mo kami sa pamagitan ng kapangyarihan ng salita at Espiritu Santo upang kami ay makapamuhay ng karapat-dapat bilang mga anak ng Diyos sa natitira naming buhay at dinadalangin namin na ang puso at buhay namin ay mabago sa araw-araw upang aming makita ang kalwalhatian ng Panginoon na malapit nang magbalik. Dinadalangin ko na gabayan kami ng Panginoon. Kung may mga kaluluwang hindi pa naliligtas sa pagkatapos nila na mapakinggan ang salita, pakiusap, buksan mo ang kanilang mga puso at gabayan sila upang lubusan nilang maunawaan ang dakila at kamangha-manghang pag-ibig at biyaya ng Diyos. Tulungan mo nawa ang lahat ng mga brothers at sisters sa Korea at sa buong mundo na nagpapanatili ng pananampalataya at nagbabahagi ng ebanghelyo sa mahirap na panahon. Sa pamamagitan ng kamay ng salita, pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos upang matapang silang makapagpatotoo sa ebanghelyo ng Panginoon sa kabila ng anumang kahirapan at akayin ang maraming nawawalang kaluluwa sa Panginoon at maligtas. Hawakan mo po ang mga may karamdaman at ang mga mahihina sa pamagitan ng iyong makapangyarihang kamay at bigyan sila ng kalakasan upang makapamuhay sila sa natitira nilang buhay para sa kalooban at kalwalhatian ng Panginoon. Panginoon, tulungan mo kaming higit na maunawaan ang iyong salita at ang iyong banal na kalooban na nais mong ipahayag sa amin sa oras na ito. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Hanapin po natin sa Biblia. Hanapin po natin sa Lucas chapter 10. Lucas chapter 10. Babasahin ko po yung Lucas chapter 10 verse 25 hanggang 37. Babasahin po natin yung Lucas chapter 10 verse 25. Lucas chapter 10 verse 25. Lucas chapter 10 verse 25 hanggang 37. At may isang dalubhasa sa kautusan ang tumindig upang si Jesus ay subukin na nagsasabi, "Guro, anong dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan?" Sinabi niya sa kanya, "Ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nabasa mo?" At sumagot siya, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili." At sinabi niya sa kanya, "Tumpak ang sagot mo, gawin mo ito at mabubuhay ka." Subalit, sa pagnanais niya na ipagmatuwid ang kanyang sarili, ay sinabi kay Jesus, "At sino ang iyong kapwa?" Sumagot si Jesus, "May isang taong bumaba mula sa Jerusalem patungo sa Jericho at siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan. Hinubaran siya ng mga ito at binugbog. Pagkatapos ay umalis sila at iniwan siyang halos patay. At nagkataong bumababa sa daang iyon ng isang pari. Nang kanyang makita ito, siya ay dumaan sa kabilang panig. Gayun din ang isang Levita nang dumating siya sa lugar na iyon at kanyang nakita ang taong iyon, siya ay dumaan sa kabilang panig. Subalit, ang isang Samaritano sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kanyang kinaroroonan at nang kanyang makita ang taong iyon, siya ay nahabag. Kanyang nilapitan siya at tinalian ang kanyang mga sugat pagkatapos buhusan ng langis at alak.
Pagkatapos isakay sa kanyang sariling hayop, siya ay dinala sa bahay panuluyan at inalagaan. Nang sumunod na araw, dumukod siya ng 2 denaryo at ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi niya, "Alagaan mo siya at sa anumang karagdagan mo pang gastusin ay babayaran kita sa aking pagbabalik." Ano sa palagay mo, alin sa 3 ito ang naging kapwa-tao sa nahulog sa kamay ng tulisan? At sinabi niya ang nagpakita ng habag sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka at gayon din ang gawin mo." Ilang araw na malamig noong nakarang linggo, ngunit nagtipon tayo araw-araw at masigasig na nag-aral ng Biblia. Sa pagkakataong ito, maraming baguhan ang dumalo. Nakaunawa sila ng biyaya ng Diyos, nananampalataya na sila ay naligtas, nagpapasalamat at nagbibigay luwalhati sa Diyos. Gayun din naman, tayo ay nagagalak at malugod nating tinanggap ang mga bagong naligtas na dumalo ngayong linggo sa pangalan ng Panginoon. At muli, nagpapasalamat po ako sa mga brothers at sisters na nananalangin at nagpapagal araw-araw upang ang iba rin ay maligtas. Sa Lucas chapter 15 verse 7, sinabi niya, "Magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi, kaysa 99 na taong matutuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi." Napakasaya ng Diyos kapag ang kaluluwa ng isang tao ay naligtas. Gayun din naman, tayo ng mga unang naligtas ay nagagalak at nagpapasalamat sa Diyos. Sa Hebreo chapter 2 verse 3, sinasabi na paano nga tayong makakatakas kung ating pababayaan ang ganito kadakilang kaligtasan. Yung kaligtasan na sinasabi sa Biblia ay ang Diyos ang lumikha at namamahala sa lahat ng mga bagay sa sansinukob na namumuno sa kasaysayan ng tao, ngunit ang pinakadakila at pinakakamanghamanghang bagay na ginawa ng Diyos higit sa lahat ay ang iligtas ang mga kaluluwang napapahamak sa kasalanan. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay sa pamagitan ng kanyang salita at kapangyarihan, ngunit hindi niya maililigtas ang mga makasalanan sa pamagitan ng mga ito. Kaya sinugo niya ang kanyang bugtong na anak sa anyo ng tao upang pasanin ang mga kasalanan ng buong sanlibutan sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak na walang kasalanan bilang handog pangkasalanan para sa kanya. Namatay si Jesus sa krus at sa pamagitan ng kanyang dugo, tinubos niya ang kasalanan ng lahat ng tao sa sanlibutan magpakailanman at natupad ang gawain na nagpapahintulot sa sinumang makaunawa at sumampalataya sa pag-ibig at biyaya ng Diyos na maligtas. Kaya, sa lahat ng bagay na ginawa ng Diyos, wala nang higit pa sa pag-aalay niya ng kanyang bugtong na anak. Wala nang higit pang magagawa ang Diyos kaysa doon. Sa pamagitan ng malaking sakripisyo ng Diyos, iniligtas niya ang ating mga kaluluwa. Kaya, alam na mga unang naligtas kung gaano kadakila at kamangha-mangha ang kaligtasang tinanggap nila. Kaya, wala silang magagawa kundi pahalagahan din ang kaluluwa ng ibang tao. Gayunpaman, ang mga taong hindi pa nakakaunawa ng ganitong biyaya ng Diyos ay hindi nalalaman kung gaano kalaki at kahalaga ang kaligtasan, kaya tinatanong nila, "Ano ba yung kahalagahan ng kaligtasan? Next time na lang ako maliligtas." Sinasabi nila ito. Kanilang pinababayaan at binabaliwala ang dakilang kaligtasan. Kung gayon, paano natin maiwasan ang hatol ng Diyos? Sinasabi ng Diyos na anumang moral na kasalanan ay maaring patawarin, ngunit ang kasalanan ng pagtanggi sa biyaya ng Diyos ay hindi maaring patawarin. Ang mga naunang naligtas ay nalalaman kung gaano kadakila at kahanga-hanga ang kaligtasang tinanggap natin. Kaya upang maipalaganap ang ebanghelyo at maligtas ang iba pang kaluluwa, wala tayong pagpipilian kundi sabihin ito sa ating kapamilya, kamag-anak, mga kaibigan at kapitbahay.
Sa mga awit 118 verse 17, hindi ako mamamatay kundi mabubuhay at ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Ang ligtas na tao ay haharap sa Diyos sa oras na siya ay mamatay. Ngunit ang dahilan kung bakit nabubuhay pa tayo dito sa mundo at hindi pa namamatay ay hindi upang kumain ng mabuti o mamuhay ng maayos sa ating mga katawan, kundi upang ibahagi ang ebanghelyo sa mga hindi pa naliligtas upang maraming kaluluwa ang maligtas. Kaya tayo'y nabubuhay at hindi pa namamatay. Naisip ko rin po sa simula nang naligtas ako, walang tigil akong nag-i-evangelize sa loob ng 62 years. At ang ating taimtim na panalangin at hiling ay ganito. Kapag natapos ko nang ipangaral ang ebanghelyo na ipinagkatiwala sa akin ng Diyos, pakiusap, kunin mo na ako sa araw na iyon. Bakit? Kapag ang gawain ng pangangaral ng ebanghelyo ng Diyos ay tapos na, sa tingin ko ay wala nang dahilan pa para mabuhay pa ako sa mundong ito. Wala na akong pagsisisihan sa mundong ito at kahit na gaano pa kaganda ang mga bagay dito, iyon ay malamang na mas mababa pa sa 10 ng 1 milyon sa langit. Kaya gusto kong pumunta agad sa Diyos. Dapat tayong manatiling buhay sa mundong ito dahil mayroon pa tayong dapat gawin bago tayo pumunta sa langit. Sinabi ni Jesus sa mga ligtas, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ito ang sabi ng Panginoon. Ito ay isang utos na ibinigay niya sa atin. Ang pinakadakilang misyon sa lupa at ito ay hindi maaring hindi maging layunin ng mga Kristiyanong nabubuhay sa mundong ito. Kaya nagsumikap tayong mag-evangelize sa lahat ng posibleng paraan at hindi lamang tayo nananalangin para sa world missions kundi marami rin tayong isinakripisyo. At ngayon, meron ng 227 churches sa Korea at 1,055 churches sa 82 na mga bansa abroad. Merong 1,055 churches sa buong mundo. Napakarami. At patuloy pa itong dumarami. Kaya ang missionary work sa ibang bansa ngayon ang pinakamalaking layunin natin. Bago magwakas sa mundong ito, dapat nating ipangaral ang ebanghelyo sa maraming kaawa-awang kaluluwa na hindi pa naliligtas. Kaya tayo ay lubos na nagagalak at nagpapasalamat para sa mga bagong naligtas. Silang mga naligtas ay ipinanganak bilang mga anak ng Diyos. Ngayon, ang ating kaluluwa ay ganap ng naligtas. Subalit ngayon, bilang isang ligtas na Kristiyano, napakahalaga kung paano mamumuhay bilang anak ng Diyos. Mahalaga ng isang tao ay ipinanganak sa mundo. Ngunit, kung paano nabubuhay ang taong iyon sa mundo ay mas mahalaga. Ngayon, paano dapat mabuhay ang isang Kristiyano na ligtas? Kapag ipinanganak ang isang tao, mayroong proseso ng paglaki. Sa pamagitan ng pagkalinga ng ating mga magulang at ng pagmamahal ng ating buong pamilya, tayo ay lumalago at magagawa nating makagawa ng dakilang mga bagay. Gaya nito, natanggap na tayo o nakatanggap na tayo ng kaligtasan, ngunit nananatili pa rin tayo sa ating lumang pagkatao. Kung ako ay maliligtas, napakabuti kung tayo ay magiging isang taong hindi na nakakagawa ng kasalanan. Ngunit, hindi po ito ganito. Halimbawa, ang isang taong matagal nang may sakit ay ganap ng gumaling. Sinabi ng doktor, oh, magaling ka na ngayon. Gayunpaman, dahil matagal kang nagkasakit, mahina pa rin ang iyong katawan. Kaya kailangan na maibalik niya ang kanyang kalusugan. Gaya po nito, dahil nananatili pa rin sa ating puso at buhay ang ating lumang pagkatao, kailangan natin ng proseso para mabago ito. Pinabago ngayon ng Diyos ang puso at buhay ng mga ligtas at sila ay nagiging higit na katulad ni Kristo. Doon sa Mateo chapter 5 verse 48, kaya't kayo ngayon maging sakdal gaya ng iyong ama sa langit na sakdal. Ang Diyos ay banal at sakdal. Ngunit paano tayo magiging perpekto tulad ng Diyos Ama? Kung ang isang ama ay mabuti, ay sasabihin niya sa kanyang anak na lalaki, anak, maaari ka maging 50% ng kagalingan ko. Hindi ito yung gagawin ng ama. Maaaring hindi maging mas mabuti ang isang anak kaysa sa kanyang ama, ngunit nanaisin ng kanyang ama na maging katulad siya ng kanyang anak. Gaya nito, dahil ang Diyos ay banal, mabuti at matuwid, na isang Diyos na tayo ay maging katulad niya. Ito ay hindi isang bagay na magagawa ng sarili nating lakas, ngunit ang ating mga puso ay unti-unting binabago ng banal na espiritu at ng salita ng Diyos. Binabago ng Espiritu Santo ang ating pagkatao.
ang ating lumang pagkatao ay unti-unting nawawala. At sa parehong pagkakataon, nabubuo sa atin ang likas ni Kristo at ang banal na likas ng Diyos. Kaya lahat tayong nagiging katulad ng Panginoon. Kaya sa Galatia chapter 4 verse 19, sinabi ni Apostol Pablo, "Minamahal ko mga anak na para sa inyo ay muli akong nakakaranas ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo." Ang isang ina ay dumaranas ng kahirapan sa panganganak, ngunit mas lalo niyang nararanasan ang kahirapan sa pagpapalaki sa kanyang anak, sa kanyang buong buhay. Gaya nito, napakahirap ipalaganap ang ebanghelyo at maligtas sa mga kaluluwa ng mga tao. Mas nagiging mahirap sa panahon ngayon. Habang umuunlad yung sibilisasyon, umuunlad yung agham, bumubuti yung buhay, sinisikap ng mga tao na huwag isipin ang tungkol sa problema ng kanilang kaluluwa. At dahil sa napakaraming huwad na relihiyon at dahil sa napakaraming tao ang sumasalungat sa katotohanan, lalong nagiging mahirap para sa mga tao ang maligtas. Kaya napakahirap mag-evangelize. Napakahirap mag-evangelize ng isang tao. Kaya mahirap na sila ay maligtas. Tulad ng pag-evangelize, ang hirap ng panganganak. Ang mga naligtas ay hindi dapat pabayaang mag-isa. Kailangan muna nating ipagdasal at tulungan ang mga naligtas upang sila ay unti-unting mabago. Kapag ipinanganak ang isang bata, paano niyang magagawang lumaking nag-iisa? Kung paano ang isang bata ay lumalaki ng may pagmamahal at pangangalaga ng buong pamilya, sila na mga unang naligtas ay kailangang gabayan ng mga bagong ligtas ng may pagmamahal, salita at pasensya upang matulungan silang lumago sa pananampalataya. Kaya kapag sila ay lumalago na ng hustong gulang, magagawa na nilang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos bilang mga malagong Kristiyano at magsikap na iligtas ang mga kaluluwa ng ibang tao. Kaya napakaraming bagay ang kailangan nating matutunan pagkatapos maligtas. Magsimula ngayon, ang kaligtasan ay tapos na, ngunit dahil ang pagiging ligtas ay ang simula ng buhay bilang anak ng Diyos, bilang isang tunay na Kristiyano, marami tayong dapat matutunan mula ngayon. Kung paanong tayo ay naligtas sa pamagitan ng pagkaunawa sa pag-ibig at biyaya ng Diyos, sa pamagitan ng salita ng Diyos, ang ating mga puso at buhay ay nabago pagkatapos ng kaligtasan sa pamagitan ng salita ng Diyos at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ngayon, habang nagbabago ang ating mga puso, nagbabago rin ang ating buhay. Ang ating pananalita, kaisipan, anumang ginagawa natin ay nababago ng mas nagiging katulad ni Kristo. Kaya kailangan mong maging matiyaga at patuloy na mag-aral ng Biblia. Magbasa ng Biblia at makinig ng salita. Tulad ng salitang ito na mapalad ang bumabasa at nakikinig ng mga salita ng propesiya na tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito, kailangan basahin ang Bible araw-araw. Nais kong irekomenda para sa mga naligtas na unang basahin yung Ebanghelyo ayon kay Juan, bagamat may 66 na aklat sa Biblia ang mahalaga, ngunit kung papapiliin yung pinakamahalaga, natural ito yung Ebanghelyo ayon kay Juan. Kaya sikaping magbasa ng isa, dalawa o hanggang apat na chapters araw-araw. Pinakamabuting basahin muna yung Ebanghelyo ayon kay Mateo pagkatapos na basahin yung ayon kay Juan. At higit sa lahat, ang Bagong Tipan. Merong ilang mahirap na talata sa lumang tipan, huwag mong pilitin na intindihin ang hindi mo kayang maunawaan. Marinig mo itong maintindihan ito sa susunod. Una, basahin yung Bagong Tipan. Kung babasahin nga ang Lumang Tipan, basahin muna yung Genesis, Exodus. Pagkatapos, basahin yung mga madadaling maunawaan na mga aklat tulad ng Kawikaan o Ecclesiastes. Higit sa lahat, basahin mo yung Bagong Tipan, kaya kailangan mong magbasa ng Biblia araw-araw. Kanina, nakita po ninyo, di ba, meron pong memory verse. Nakita ninyo? Napakalaga yung pagsasaulo ng Biblia. Kaya kung kakabisaduhin mo yung Bible, patuloy mong kabisaduhin ito. Kabisaduhin ito habang ikaw ay naglalakad sa kalye at pag-isipan ito bago matulog. Kung gayon, ang mga salita ay nagiging likas sa iyong puso. Nakakapagpabago ng buhay dahil makapangyarihan ang mga ito. Kaya sa Awit 119, iniingatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Kung ang salita ay nasa iyong puso, ang banal na Espiritu ay nagbibigay sa iyo ng lakas upang sundin ang salita ng Diyos. Kaya pag-aralan natin ang Biblia, ito yung pinakamahalagang bagay.
At kapag ito ay magpapatuloy hanggang sa pagbalik ng Panginoon, magiging ang ating physical na katawan ay mababago sa isang maluwalhating katawan, isang banal na katawan na katulad niya. Ito ang proseso kung saan ang ating mga puso at buhay ay unti-unting nababago upang maging karapat-dapat ng mga ligtas na Kristiyano at mga anak ng Diyos. Upang magawa ito, kailangan nating magpatuloy sa pagsasama-sama kasama yung mga iba pang ligtas na banal. Dahil hindi natin ito magagawa ng mag-isa. Habang tayo'y nagdarasal ng sama-sama, nag-uusap, nag-aaral ng sama-sama, habang sinusunod natin yung salita sa abot ng ating makakaya ng isa-isa, tayo ay magbabago. Ipinapakiusap kung gawin niyo po ito. Ngayon ay binasa natin yung Lucas chapter 10 verse 25. Babasahin ko pong muli. Lucas chapter 10 verse 25. At may isang dalubhasa sa kautusan ng tumindig upang si Jesus ay subukin na nagsasabi, "Guro, anong dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan?" Ang dalubhasa sa kautusan ay isang taong nagtuturo ng batas ng Diyos sa mga Israelita. Tulad ito ng isang pastor o isang taong may doctorate sa theology. Isang taong nagtuturo ng salita ng Diyos. Dalubhasa. Ang taong ito ay nagtanong kay Jesus ng pinakamahalagang tanong sa lahat. Guro, anong dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Sa Genesis 1:27, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay at sa huli, nilikha niya ang tao. Nang sinabi niya, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Hindi ito tumutukoy sa katawan, kundi sa kaluluwa. Dahil ang Diyos ay espiritu, ibinigay ng Diyos ang kaluluwa sa tao ayon sa larawan ng Diyos upang bigyan siya ng pag-ibig at buhay, upang gawin siyang anak ng Diyos, upang dalhin siya sa kaharian ng Diyos, mabuhay kasama ng Diyos sa kalwalatian magpakinanman at gawin siyang katulad ng Diyos. At ang tao ay sininyang sa mundo upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Naparito si Jesus upang iligtas ang mga makasalanan at bigyan sila ng buhay na walang hanggan. Hindi ba't kamangha-mangha na nagkatagpo ang naparito upang magbigay ng buhay na walang hanggan at ang karapat-dapat sa buhay na walang hanggan? Kaya ang sabi ng dalubhasa sa kautusan, "Guru, ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Ano ang gagawin ko para magmana ng buhay na walang hanggan?" Ngunit sa pagtatanong ng pinakamahalagang tanong na ito, mayroong isang bagay na mali sa dalubhasang ito. Siya ay naghahanap ay isa rin na dapat makaunawa ng katotohanan. Una, sinabi niyang sinubok niya si Jesus. Hindi para magkaroon ng buhay na walang hanggan, kundi para makita kung ano yung sasabihin ni Jesus. Si Jesus ay kapantay ng Diyos. Siya ang lumikha. Ang Diyos ay dumating sa anyo ng tao upang iligtas sa mga tao. At sinubok siya ng taong ito. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang bagay. Sa aklat ng Deuteronomio, sinabi, "Huwag ninyong susubukin ang Panginoon ninyong Diyos." Huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos. Doon sa Mateo chapter 4, tinukso ni Satanas si Jesus. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus, "Huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos." Ngunit ang dalubhasang ito ay naglakas loob na ilagay si Jesus sa pagsubok. Isa itong malaking pagsalungat. Hindi masusubok ng tao ang Diyos. Kung gusto niyang may subukin, sinasabi ng ikalawang Korinto chapter 13 verse 5 na siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong mga sarili. Talagang bang may tamang pananampalataya ako? Sigurado bang naligtas ako sa pamagitan ng pananampalataya at mapupunta sa langit sa pamagitan ng pananampalataya? Ang aking tinatawag na pananampalataya nga ba ay tamang pananampalataya na kinikilala ng Diyos? Hindi lahat na nagsasabi sa akin, "Panginoong Panginoon," ay papasok sa kaharian ng Diyos. Ito yung sinabi ni Jesus doon sa Mateo chapter 7. Ang sino mang nagsasabing "Panginoong Panginoon" ay mananampalataya. Maraming tao sa mundong ito ang naniniwala. Naniniwala sila na mayroong Diyos. Naniniwala sila sa pagkakaroon ng kaluluwa. Naniniwala sila na lahat ng iyon bago maligtas. Ako rin, naniwala ako sa langit at impyerno, syempre. Ngunit talagang katanggap-tanggap ba sa Diyos ang aking pananampalataya?
Sa Santiago chapter 2, sinabi dito, sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa. May mas malaking pananampalataya ang mga demonyo. Naniniwala sila na may Diyos. May isang lalaking inalihan ng demonyo ang dumating kay Jesus at sinabi, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos. Ang mga reliyosong Hudyo ay hindi nakilala si Jesus bilang anak ng Diyos. Ngunit nakilala agad siya ng lalaking sinapian. Naniniwala ka na mayroong isang Diyos, iyan ay mabuti. Iyan ang pinaniniwalaan ng demonyo. Gayunpaman ay hindi ka makakapunta sa langit sa ganyang paniniwala. Alam po ninyo, ang mga Hudyo ay naniniwala sa Diyos ng kanilang buong puso, ngunit kanilang pinako at pinatay si Jesus at labis silang naparusahan dahil dito. Well, ang mga taong pumupunta sa simbahan ngayon ay nananampalataya raw. Pumupunta sila at sinasabing naniniwala ako. Ngunit ang pananampalataya bang ito ay pananampalataya tinatanggap ng Diyos? Napakaraming uri ng pananampalataya sa Biblia. Patay na pananampalataya, wasak na pananampalataya, hindi katanggap-tanggap na pananampalataya, walang kabulong ang pananampalataya. Napakaraming uri ng pananampalataya na pinaniniwalaan ng tao. Ngunit hindi ito makakapagligtas. Sinasabi sa Biblia na ang ating subukin kung ang ating pananampalataya ay talagang katanggap-tanggap sa Diyos. Paano? Sa pamagitan ng pagsusuri nito sa liwanag ng salita. Tayo po ay nagpapamedical check-up upang suriin o siguraduhin kung tayo ay malusog o kung tayo ay may hindi nalalamang sakit. Gaya nito, sinasabi sa atin ng Diyos na suriin natin yung ating pananampalataya. Magagawa mo itong suriin sa pamagitan ng salita. Naniniwala ba talaga akong may Diyos? Naniniwala ba akong may Espiritu? Pagkatapos, gaano kamiserableng makasalanan ba ako sa harapan ng Diyos? Naunawaan ko ba ang biyaya ng Diyos? Talaga bang ako ay naipanganak ng muli? Tulad nito, isa-isa po. Kaya masasabi mo kung ang iyong pananampalataya ba ay katanggap-tanggap sa Diyos o mali. Ang paniniwala na walang pagkakakilala ay tinatawag na bulag na pananampalataya. Ang tawag dito ay panatisismo. Yung naniniwala na hindi naman nila kilala. Ang ilang tao ay nahihibang ng walang tunay na pananampalataya. Ngayon po, may mga kulto at isa dito yung Temple of Tabernacle of the Testimony. Sila ay mga baliw. Sinasabi nila yung isang matandang lalaki na malapit ng mamatay bilang kanilang patriarko, ang pangalan niya ay Manhili. Hindi ba mamamatay din siya? At mali nilang tinuturo yung Biblia. Sinasabi sa Apokalipsis yung tungkol doon sa 144,000 na mga Hudyo na maliligtas. Kinuha nila yung pangalan ng 12 lipi at pinalitan nila ito. Yung lipi ni Pedro, Andres, yun po yung ginawag nila sa kanila. At nakakapagtaka dahil sinusunod ito ng mga tao. Totoo po. Kapag ipapangaral mo naman sa kanila yung katotohanan, hindi sila makikinig. Pero kapag ipangaral mo yung kasinungalingan, sumusunod sila. Talagang maling pananampalataya. Anyway, hindi natin dapat tuksohin ang Diyos. Ngunit subukin natin kung ang ating sarili ay magkakaroon ng kasiguraduhan mula sa salita. Isa pang mali ng kanyang katanungan, anong dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Mali po ito. Alam ito ng mga taong ipinanganak na muli. Ligtas sa patawad ng mga kasalanan, ipinanganak na muli, may buhay na walang hanggan. Lahat ng mga ito ay pareho lamang. Hindi magagawa ng isang tao ang maligtas sa pamagitan ng kanilang sariling pagsisikap o ng kanilang sariling mga gawa. Sinabi sa Roma chapter 3 verse 20, sapagkat sa pamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang tao na itinuturing na ganap sa paningin niya. Gaano man karami ang gawin mong mabuti, hindi ito maaalis ang iyong kasalanan. Hindi ito maaalis ang iyong kasalanan. Walang maliligtas sa pamagitan ng paggawa ng mabuti at pagsunod sa kautusan. Ngunit dahil siya ay dalubhasa sa kautusan, bagamat siya ay nagtuturo ng kautusan, ngunit wala siyang anumang kapangyarihan na sundin ang mga ito. Ngayon man, nang sinabi ng taong ito, anong dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Iniisip niya na magagawa niya ang anuman basta turuan lamang siya. Ito ay isang pagiging ipokrito at arugante. Mali ang ganitong pag-iisip. Kaya dahil siya ay dalubhasa sa kautusan, tinanong niya si Jesus, ano ba yung nakasulat? O tinanong siya ni Jesus, ano ba yung nakasulat? At sumagot siya, ibigin mo na ang Panginoon ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas at ng buong pag-iisip mo at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Tumpak ang sagot mo, gawin mo ito at mabubuhay ka. Tama yun.
Hinati yung kautusan, yung 10 kautusan sa 2. At dahil nga siya ay dalubasa sa kautusan, hindi niya na kailangan pang sabihin yung 10. Hinati niya lang ito sa 2. Mga kautusan para sa Diyos at mga kautusan para sa tao. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, pag-iisip mo, lakas mo at buhay mo. Meron bang sino man ang magagawang ibigin ng Diyos ng kanilang buong puso? Ng buong lakas, pag-iisip, pagnanais at buhay? Ang mga tao ay sinilang bilang mga makasalanan at ang kanilang buong buhay ay puno ng kasalanan. Kaya, bakit nila iibigin ang Diyos ng kanilang buong puso, pag-iisip, lakas at buong buhay? Walang sino man ang makakagawa nito. Ginagawa lamang nila ito upang samantalahin ang Diyos. Paano nilang magagawang ibigin ang Diyos? Ang tao na magagawang ibigin ng Diyos ng buong puso, lakas at buhay ay magagawang ibigin ang kanilang kapwa na gaya ng kanilang sarili. Dahil hindi nakikita ang Diyos, ang katunayan na iniibig niya ang Diyos ay ang ibigin niya ang kanyang kapwa na gaya ng kanyang sarili. Magagawa niyang pakainin ang taong nagugutom gaya ng pagpapakain niya sa kanyang sarili. Damitan yung taong hubad gaya kapag siya ay hubad at ibigin ang iba na parang kanyang sariling katawan. Sino makakagawa nito? Siya yung tao na iniibig ang Diyos ng kanyang buong buhay at buong puso. Ngunit magagawa ba niyang ibigin ang kanyang kapwa ng gaya ng kanyang sarili? Hindi niya magagawa iyon. Maaari niyang lokohin ang iba, nakawan yung iba, at ipahamak sila. Kaya walang sino mang inaaring ganap sa harap ng Diyos sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. Subalit, gayon yung sinagot ng taong dalubhasa sa kautusan. Sinabi ni Jesus, gawin mo ito at mabubuhay ka. Pero dahil hindi niya magagawa ng sino mang tao, walang sino mang maliligtas sa pagsunod nito. Kaya ano yung dapat na sinabi ng dalubhasang ito? Guru, ang totoo ay kahit na ako ay nagtuturo ng kautusan, hindi ko masusunod ang mga kautusan ito. Kaya ano yung dapat kong gawin? Dahil ang paglabag sa kautusan ay kasalanan, dapat mong aminin na ikaw ay makasalanan at dapat na mapatawad ang iyong mga kasalanan at maligtas. Gayunpaman, kung magagawa mong maligtas sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan, dapat bang dumating pa si Jesus? Doon sa Galatia 2.21, sapagkat kung ang pag-aaring ganap ay sa pamagitan ng kautusan, kung gayon si Kristo ay namatay ng walang kabuluhan. Si Jesus ay hindi na kailangan pang mamatay sa krus at sa halip ay sasabihin na lamang niya na sundin mo yung kautusan ng mabuti. Dahil hindi magagawang sundin ng tao ang kautusan, namatay si Jesus sa krus para sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang sariling katawan na tumanggap ng sumpa sa paglabag sa kautusan. Ngunit sinabi ng taong ito, oo, magagawa ko iyon. Sino yung aking kapwa? Sinubukan niya na ipagmatuwid ang sarili. Doon sa verse 29, sinabi, subalit sa pagnanais niya na ipagmatuwid ang kanyang sarili, nais lang niya na ipagmatuwid ang kanyang sarili. Oo, iniibig ko ang Diyos ng aking buong puso at kaluluwa. Magagawa kong ibigin ang aking kapwa ng gaya ng aking sarili. Ituro mo sa akin kung sino ang aking kapwa upang magawa ko silang ibigin. Sa katunayan, ito lamang ay lantarang kasinungalingan, kayabangan at kaipokritohan. Gaya ng makita ni Jesus ang taong ito, nakita niya na siya ay talagang arugante. Siya ay ipokrito, kaya sinagot siya ni Jesus na pagbibigay ng isang halimbawa. Sinabi niya, may isang taong bumaba mula sa Jerusalem patungo sa Jericho at siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan. Hinubaran siya ng mga ito at binugbog. Pagkatapos ay umalis siya o sila at iniwan siyang halos patay. Ibig sabihin nito na ang Jerusalem ay isang banal na lungsod. Ito ay napakataas. Mataas po, ito ay may taas na 762 meters above sea level. Ito ay isang banal na lungsod. Sabi, bumaba sa Jerusalem patungo sa Jericho. Ibig sabihin nito ay ang paglayo natin sa Diyos at nabuhay sa kasamaan. Ang Jericho naman po ay may 250 meters below sea level. At kapag bumaba pa ng kaunti, ay yun na yung Dead Sea. Pag bumaba po mula doon sa Jericho,
ay ito ipapunta sa Dead Sea. Ito yung pinakamababang lugar sa mundo. Ito ay nasa 398 meters na mas mababa sa level ng dagat, halos 400 meters. Ito yung lugar kung saan ang Sodoma at Gomora ay nawasak sa pamagitan ng apoy at asupre. Nakapunta na po ako doon ng 2 beses. At meron doon pong sulfur hot spring o black sulfur hot spring. At kapag nilibot iyon, may mga makikitang piraso ng asupre hanggang sa ngayon po. Kapag sinindihan mo iyon ng apoy, magliliyab iyon. Ito yung lugar kung saan ang 4 lungsod, Sodoma, Gomora, Adma, Zeboim, ay nawasak sa pamagitan ng pagpapaulan ng apoy at asupre. Kaya yung Jerusalem ay ang banal na lungsod at ang Dead Sea ay nasa ibaba ay larawan ng impyerno. Ito yung dagat kung saan walang kahit isang piraso ng damo o isda ang magagawang mabuhay dito. Ito yung larawan ng impyerno. Sa bandang gitna naman ay ang Jericho ang naglalarawan sa kasalanan. Ang salitang bumaba mula sa Jerusalem patungo sa Jericho ay nagtuturo sa atin na ang tao ay nahulog palayo sa Diyos. Nang naglakad ako doon, nalaman ko na ang daan mula sa Jericho patungo doon sa o mula sa Jerusalem patungo sa Jericho ay umaabot ng halos 35 kilometers. Ngunit yung daan pababa ay paliko-liko at walang puno. Meron lamang mga piraso ng bato, kakaunti lamang. At habang ang mga tao ay dumaraan doon, yung mga tulisan ay nagtatago sa mga siwang ng bato at aatakihin nila yung mga taong nagdaraan doon, nanakawan at papatayin. Si Jesus ay nagsasabi ng talinhaga patungkol sa tunay na pangyayari. May isang tao bumaba mula sa Jerusalem patungo sa Jericho at siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan. Hinubaran siya at kinuha ng lahat ng kanyang mga damit. Kinuha ang lahat ng sa kanya. Binugbog siya, umalis at iniwan siyang halos patay. Ngayon, anong ibig sabihin nito? Ito yung miserableng kalagayan ng isang makasalanang bumagsak na iniwan ang Diyos. Kung iiwan natin ang Diyos, tayo ay unti-unting babagsak. Kung lalayo siya ng lalayo, mapupunta siya sa impyerno, sa daang patungong Dead Sea. Sino yung tulisan dito? Ito yung Diablo. Kung paanong ang Diablo ay nagtatago sa bawat sulok, binubugbog at ninanakawan ng sino mang umiiwan sa Diyos, ibig sabihin ng taong binugbog ng Diablo hanggang kamatayan. Umalis at iniwan siyang halos patay. Ang taong halos patay na ay wala ng lakas upang tumayo at sa ilang sandali ay mamamatay na. Namamatay, namamatay. Ganito yung lahat ng mga miserableng tao. Ganito yung kalagayan ng lahat ng miserableng tao. Sinabi ni Jesus sa dalubhasa sa kautusan, "Uy, unahin mo ang paksa. Sinabi mo bang iniibig mo ang Diyos na iniibig mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili na matuwid ka? Ikaw rin ay isang miserable. Kung paanong umalis ka sa Jerusalem at mumababa sa Jericho kung saan nakatagpo ka ng tulisan. Siya'y halos patay na dahil binugbog siya ng Diablo, ito yung kalagayan niya." Kung babasahin natin dun sa Isaiah chapter 1 verse 5 hanggang 6. "Bakit kayo'y hahampasin pa na kayo'y patuloy sa paghimagsik? Ang buong ulo ay may sakit at ang buong puso ay nanghihina mula sa talampakan ng paa hanggang sa ulo at walang kagalingan kundi mga sugat, mga galos at sariwang latay. Hindi pa naaampat o natatalian man o napapalambot man ng langis." Itong may nasabing kalagayan na ito, yung naging miserableng kalagayan ng mga tao sa Israel. Ganito rin yung mga tao sa mundo. Ikaw at ako. Ikaw ay dalubhasa sa kautusan. Kagaya ka rin ng taong ninakawan na halos patay na. Subalit, paanong kung ang taong halos patay na ay nagsabing, "Sino ang aking kapwa? Maari ko naman silang ibigin. Sabihin mo kung sino ang aking kapwa at iibigin ko siya." May kabulan po ba ito? Hindi mo dapat hinahanap ang iyong kapwa upang ibigin sila, kundi dapat hanapin mo yung iyong kapwa upang iligtas ka sa kamatayan. Subalit ito'y lubos na kabaliktaran sa taong ito. Yung dalubhasa ng kautusan. Mapagkunwari, mapagmataas na tao. Kaya nga siya'y iniwang halos patay. Nakakakilabot.
namamatay na siya. Siya'y halos namamatay na. Siya'y namamatay na, mamamatay sa kalaunan at pagkatapos, nakatagpo siya nang bumababa sa daang iyon, isang pari. Kaya nga, yung taong itong mamamatay ay sinabi, tulungan mo ako, mamamatay na ako. At may dumarating na isang lalaki, isang pari, at ang damit niya ay kakaiba. Ang paglakad niya talaga ay kakaiba rin. Kahit sa malayuan pa lamang, masasabi mong ito ay isang pari. Ah, ang paring ito ay nananalangin at naghahandog sa Diyos para sa mga tao. Kaya, mabubuhay na ako. Ililigtas niya ako. Ito yung naisip nung taong halos patayin ng mga tulisan. Sa mga panahon natin ngayon, alam ninyo, may mga kilalang pastor, mga pastor na kakaibang maglakad, parang ganito. Tama po? Pasensya na. So, balit, siya'y dumating na ganun at tinitingnan ng lalaki at nagsabi, lalaking ito ay binugbog, siya ay mamamatay na, naawa ko sa kanya. Tapos, umalis siya. Naku, tinignan niya lamang yung lalaki. Naawa lang at umalis. At pagkatapos ilang sandali, mayroong isa pa, isang Levita. Ang isang Levita ay isang taong walang ibang ginawa kundi maglingkod sa templo. Siya ay isang taong naglilingkod sa templo. Siya ay masipag. Kaya sinabi ng lalaking nakatagpo ng tulisan, yung pari kanina nilampasan ako dahil masyado siyang banal. Dahil masyado siyang banal, isang masipag na Levita naman ang dumarating. Kaya, mabilis itong maglakad. Mabubuhay na ako ngayon. Ang Levita ay masipag, kaya tutulungan niya ako. Yun yung iniisip nung taong sinakta ng mga tulisan. Subalit, gayon din ang isang Levita. Nang dumating siya sa lugar na iyon, ay kanyang nakita ang taong iyon, siya ay dumaan sa kabilang panig. Sinabi ng Levita, naku, mayroong tulisan. Siya'y mamamatay na. Ay, napakasama naman dito. Napakasama nito. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Kaya, dapat na akong umalis. Kaya naman, umalis siya. Mga kapatid, alam ninyo po ba kung anong tinuturo nito? Ang mga tao'y binubugbog ng Diablo, kaya't sila'y namamatay. Namamatay ng miserable, pababa patungo sa impyerno. Subalit, sino yung mga dumaraan? Ilan sa mga reliyosong tao, ito yung dumaraan na iniingatan lamang ang kanilang banal na mukha at sinasabi, ako'y nakakita ng pangitain mula sa Diyos. Ako'y pinalakas ng Espiritu Santo. Ito yung sinasabi nila. Ako'y pinalakas ng Espiritu Santo. Kapag ako'y nananalangin ng kapangyarihan ng Diyos ay nahahayag. May mga taong napakadabanal, opo. Marami na akong nakasamang gaya nila. Marami na po. Parang gusto na nilang ibuhos yung Espiritu Santo, ito'y nakakamanga. Kapag pumunta ka sa isang revival seminar, kung titingnan natin yung mga revivalist, mukha silang puspos ng Espiritu Santo at sumisigaw na sila. Na parang bang gusto nilang ibuhos ang nag-aalab na Espiritu Santo. Kaya gusto kong tularan ang ganitong revivalist, subalit, maililigtas ka ba nila? Hindi po. Kaya ano naman yung Levita? Siya ay isang masipag na gumagawa sa church, nagtuturo sa church school, o maawit sa choir, isang diakono, isang elder, gumagawa siya ng maraming gawain. Mabuti ang maging masigasig. Subalit, ang sigasig bang ito ang magliligtas sa kaluluwa mo? Hindi po. Maaari ninyong maihambing ang Levita sa inyong sarili. Masigasig. He can't be born again through your labor. He can't be born again through your goodwill and works. He can't be born again. He can't be born again. Maari bang ang kanyang kasipagan, sigasig, at lahat-lahat ay makakapagligtas ng kanyang kaluluwa? Hindi. Ito'y lilipas din. Ikaw ay miserable pa rin na gaya noon. Ngayon, dapat ninyong malaman sa oras na ito, sabi, ang tunay na Samaritano. Ang tunay na Samaritano. Ano yung Samaritano?
Pagkatapos mamatay ni Solomon, yung bansa ay nahati sa dalawa. Ito po yung Hilagang Israel at yung Timog Juda. Yung Hilagang Israel ay sumuway sa kautusan ng Diyos at nagkasala. Kaya nga, inihaon ng Diyos ang Assyria at sinakop sila. Noong 721 BC, yung Hilagang Israel ay winasak at binihag ng Assyria hanggang ang Hilagang Israel ay nahaluan ng mga Hintil, mga Hudyo at Hintil. Kaya nga, yung mga Israelitang ito ay sumamba sa Diyos at sumasamba rin sila sa mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga Hintil. At ito'y naging napakagulo. Kaya itinuturing ng mga Hudyo na taksil ang mga Samaritano na kagaya ng mga aso dahil sila'y nahaluan ng mga Hintil. Kaya itong mga Israelita ay hindi pinapakitunguhan ng maayos ang mga Samaritano. Kaya sa Juan chapter 4, nang si Jesus ay galing sa Jerusalem patungo sa Galilea, kailangan niyang dumaan sa Samaria. Maaraw nung panahon na iyon. Napakainit kaya siya ay napagod at nauhaw. At siya ay nagutom. Siya noon ay nasa balon sa Samaria. At may isang babaeng dumating upang umigib ng tubig. Siya ay isang babaeng makasalanan. Ang babaeng ito ay hindi po pwedeng umigib ng tubig sa umaga at gabi. Hindi katulad ng mga babae o ibang babae na kaya nilang itong gawin. Dahil pinag-uusapan siya at siya ay nakisama na sa anim na lalaki na hindi man lamang dahilan. Nandun si Mr. Kim, Mr. Park, Mr. Lee, Mr. Hong at sino kaya yung pang-anim niyang asawa? Siya isang makasalanan sa harapan ni Jesus. Bigyan mo ako ng inumin. Ang ibig kong sabihin, kung may isang manlalakbay at nauhaw at humingi ng inumin sa iyo, bibigyan mo, tama po ba? Subalit, siya isang babaeng Samaritana at tinitignan niya si Jesus bilang isang Hudyo. Hoy, ikaw na Hudyo, ako ay isang Samaritano at humihingi ka ng tubig na maiinom. Ikaw na Hudyo na itinuturong kaming kagaya ng isang aso. Ayos, naghatagpo tayo dito. Tignan natin. Tubig ba? Hindi kita bibigyan ng tubig. Yung mga Hudyo at Samaritano ay hindi nagsasama. Itinuturing ng mga Hudyo na gaya ng aso ang mga Samaritano at itinuturing naman ng mga Samaritano na kaaway ang mga Hudyo. Siya'y humingi ng inumin. Siyempre, ayaw siya nitong bigyan. Inisip ni Jesus na hindi siya bibigyan. Subalit, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung nalalaman mo ang kalooban ng Diyos at kung sino ang sa iyo'y nagsasabi, bigyan mo ako ng inumin, ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay. Hindi mo ako bibigyan ng tubig, subalit sinasabi ko, humingi ka at bibigyan kita ng tubig na buhay. Ibig sabihin na bibigyan siya ni Jesus ng kaligtasan. Hindi niya sinabi ang kagaya nito, sige, hindi mo ako bibigyan ng tubig, ha? Kaya pupunta ka sa impyerno, tapos hihingi kay Lazaro na lagyan ng isang patak ng tubig yung dulo ng kanyang daliri upang palamigin ang iyong dila. Hindi mo ko bibigyan ng inumin, ha? Mauuhaw ka dun sa impyerno at hihingi ka ng tubig at hindi kita bibigyan, makikita mo. Kung sinabi niya yun, hindi mo ko bibigyan ng inumin, subalit bibigyan kita ng tubig na buhay kung hihingi ka nito. Ngayon, pag-usapan natin yung detalye nito. Gayunpaman, yung relasyon ng isang Hudyo ay Samaritano ay talagang magkaaway. Sa Juan chapter 8, tinawag ng mga Hudyo kay Jesus, hindi ba tama ang aming sinasabi na ikaw ay isang Samaritano at mayroon kang demonyo? Tinawag na Hudyo na Samaritano si Jesus dahil siya hindi nila nakilala.
Sinabi pa nila na siya'y mayroong demonyo dahil sa mga himalang ipinakita ni Jesus. Gaano nga ba hindi nakilala ng mga Hudyo si Jesus kaya tinawag nila siyang Samaritano? Sinabi ni Jesus, wala akong demonyo kundi pinapangaral ko lamang. Ang aking ama at ang inyong sinisira ay ang aking karangalan. Si Jesus ay hindi iginalang at hinamak ng mga Hudyo. Alam niyo po ba ito? Yung isang Samaritano ay bumaba at nakita ang taong halos patay na. Alam niya yung taong mamamatay na ay isang Hudyo dahil galing siya sa Jerusalem. Ang pare yung mga Levita ay dumaan lamang. Subalit, paano naman yung Samaritano? Iniisip ng isang karaniwang Samaritano na hindi kami kinilala ng mga Hudyo kaya ganito yung nangyari sa kanila. Maaari niyang tuluyang pangampatayin ang taong ito. Ang mga Hudyong ito'y tinuturong kaming mga napakasama. Maaari siyang patayin ang Samaritano. Ang Samaritano rito ay tumutukoy kay Jesus na itinuturing ng mga Hudyong kaaway. Nang kanyang makita ang taong iyon, siya ay nahabag. Kaya nilapitan niya. Ah, siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan at namamatay na. Siya'y mamamatay kung lalampasan ko siya. Siya ay nahabag. Kanyang nilapatan siya at tinalian ang kanyang mga sugat pagkatapos buhusan ng langis at alak. Yung langis na ibinuhos niya ay olive oil at yung alak, ito'y para lamang sa pagkain, subalit maaari rin itong gamitin panggamot sa hindi inaasahang pagkakataon. Yung alak ay may alcohol kaya nililinis nito yung sugat at yung olive oil ang tumatakip sa sugat. Ito yung gamot. Maaring ginamit niya ang kanyang damit upang talian ang mga sugat niya. At tinalian ang kanyang mga sugat pagkatapos buhusan ng langis at alak. Pagkatapos, isinakay sa kanyang sariling hayop, siya ay dinala sa bahay panuluyan at inalagaan. So, ang ginawa niya ay pinunit niya yung kanyang sariling damit at itinakip dun sa sugat. Siya ay sinakay niya sa kanyang sariling hayop. Maring ito ay asno. At kanyang dinala siya sa isang bahay panuluyan. Yung bahay panunuyan ay kung saan nagpapahinga yung mga manlalakbay. Nung sumunod na araw, nang siya ay palis na, kumuha siya ng 2 denaryo at ibinigay ito dun sa may-ari ng bahay panunuyan. At kanyang sinabi sa kanya, alagaan mo siya. Pagkatapos, ay ibinigay na niya yung 2 denaryo at nakiusap na alagaan ang taong iyon. Alagaan mo siya at sa anumang karagdagan pang gastusin ay babayaran kita sa aking pagbabalik. Sinabi niya sa may-ari ng bahay panuluyan na siya ay alagaan hanggang sa pagbalik. Yung Samaritano ay kumakatawan kay Hesukristo. Alam niyo po ba ito? Tinanong ng isang dalubhasa sa kautusan, sino ang aking kapwa? Huy, mamamatay ka na dahil sa mga tulisan. Hindi mo kailangang hanapin pa yung iyong kapwa upang mahalin at tulungan. Kundi hanapin mo yung iyong kapwa para sa iyong kaligtasan. Ikaw yung taong halos patay na at ako ang iyong kapwa. Ganito yung ibig sabihin po nito. Opo, yung ibig sabihin ng langis ay Espiritu Santo. Sa 2 Korinto chapter 2 sinabi na ibinuhos ng Diyos yung Espiritu Santo. Yung ibig sabihin ng langis ay Espiritu Santo. Yung ibig sabihin naman ng alak ay dugo ni Jesus. Nang pagputol-putulin ni Jesus ang tinapay, ay kanyang sinabi, kumuha kayo, kainin ninyo, ito ay ang aking katawan. Pagkatapos, ibinigay niya ang alak at sinabi, uminim kayong lahat nito sapagkat ito yung aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapapatawad ng mga kasalanan. Si Satanas yung nagbigay sa atin ng mga sugat at tayo yung mga tao na namamatay ng miserable dahil sa mga kasalanan. Paano sila gagaling? Sa pamagitan ng dugo at ng Espiritu Santo. May isang kanta, Blessed assurance, Jesus is mine. Born of His Spirit, washing His blood.
born of His Spirit, washed in His blood. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, yung Espiritu ay kikilos kapag yung isang miserableng makasalanan ay tumangis upang humingi ng tulong upang maligtas mula sa kanyang kalagayan. Yung pagsisisi ay yung malaman na siya ay isang miserableng makasalanan at pagkatapos ng kamatayan ay mayroong paghuhukom at siya ay mapupunta sa impyerno. Kaya siya ay tumangis, pakiusap, iligtas mo ako. Ito yung pagsisisi. Yung pagsisisi ay hindi lamang yung pag-iyak dahil sa iyong mga kasalanan, kundi yung malaman na ikaw ay isang miserableng makasalanan na pupunta sa pagkawasak sa buong pusong at buong pusong humingi ng saklolo sa Diyos. Pakiusap, mahabag ka sa akin, pakiusap, iligtas mo ako. Iyon yung pagsisisi. Yung Espiritu ay kumikilos sa ganitong tao. Mga kapatid, namatay si Jesus sa krus para sa mga kasalanan ng lahat ng mga tao sa mundong ito. Ngunit naniniwala ba kayong lahat? Hindi? Sino yung naniniwala dito? Bago maunawaan yung biyaya ng Diyos, dapat nating malaman na tayo ay miserableng makasalanan. Tayo ay makasalanan simula pagkapanganak at tayo ay patuloy na nabubuhay na gumagawa ng mga kasalanan sa pamagitan ng ating masamang likas. At ang isang araw kapag tayo ay namatay, tayo ay ahatulan at mapupunta sa impyerno. Dapat nating itong maunawaan at tumangis. Pakiusap, iligtas mo ako sa harapan ng pintuan ng impyerno. Nang si Kristo ay mamatay doon sa krus, yung kriminal ay nasa tabi niya. Kung ikaw yung anak ng Diyos, bumaba ka mula dyan at iligtas mo ako. Ngunit sinabi ng isa pa, pagkatapos na makita si Jesus na nananalangin para sa mga makasalanan, sino siya? Pumarito siya upang iligtas ang mga makasalanan. Siya ang namatay sa halip na ako. Sinaway niya yung kapwa niya kriminal at sinabi, "Huy! Ikaw at ako ay napako sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit si Jesus ay walang kasalanan. Hindi ka pa rin ba natatakot sa Diyos?" Pagkatapos niyang sawayin yung kapwa kriminal, ay nakiusap siya sa Panginoon. "Panginoong Jesus, pakiusap, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Pakiusap, dalhin mo ako doon." Kung ako si Jesus, maaaring sabihin ko, "Hoy, kayahiya ka. Ilang tao na yung napatay mo?" Maaaring yun yung sasabihin ko sa kanya, "Maraming masamang bagay yung ginawa mo. Meron ka bang mabuting ginawa? Bago ka mamatay, hinihiling mo sa akin na dalhin ka sa langit? Gaano ka kakayahiya? Ikaw ay mapupunta sa kalaliman ng impyerno." Maaring iyon yung nasabi ko sa aking pag-iisip. Ngunit, napakasaya ni Jesus. Namatay siya para sa mga taong ito, gaya ng kriminal. Kaya sinabi niya sa isang pangungusap, "Katotohan ang sinasabi ko sa iyo. Ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paraiso." Nang si Jesus ay namatay sa krus, pinaka nalugod siya sa kriminal. Ang kriminal na ito, yung unang nakatanggap ng kaligtasan ng si Jesus ay nasa krus. Siya ay naligtas sa napakaiksing panahon. Siya ay nilipat sa langit mula sa pintuan ng impyerno. Gaano nga siya kaswerte, hindi po ba? Napunta ba siya sa langit o hindi? Nakarating po ba siya doon? Sinabi ni Jesus, siya ay kanyang dadalhin kasama siya. Hindi po nagsisinungaling si Jesus. Paano ito nangyari? Siya ay nakiusap kay Jesus. Naunawaan niya na siya ay isang miserableng makasalanan at sinabi, "Pakiusap, isama mo ako." At sinabi ni Jesus, "Oo, ikaw ay makakasama sa akin. Makakasama ka sa akin." Kapag ating naunawaan na tayo miserableng makasalanan at may pagnanais na maligtas, tutulungan tayo ng Espiritu Santo. Tulad ng nakasulat sa Jeremias 29:13, "Hanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng buong puso." Kaya, kung tayo ay buong pusong nakikiusap para sa biyaya ng Diyos, tinutulungan niya tayong maunawaan ito. Yung langis at alak ay nangangahulugan. Yung Espiritu Santo ay tumutulong upang maunawaan yung dugo ni Jesus. Sa pamagitan ng dugo at Espiritu, sa pamagitan ng Espiritu at dugo, tinalian ang kanyang mga sugat pagkatapos binuhusan ng langis at alak.
Yung mga sugat ng isang miserableng makasalanan na mapupunta sa impyerno ay gagaling lamang sa pamagitan ng dugo ni Jesus. At yung Espiritu, yung tumutulong sa atin, naman ang palataya dun sa dugo. Kaya nga dun sa Juan 15, ang Espiritu ng katotohanan at mula sa Diyos, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. Yung Espiritu Santo, yung nagpaunawa sa atin na nilinis na ni Jesus yung lahat nating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. 1 Corinto 2:12, ngayon ay aming tinanggap hindi ang Espiritu ng sanlibutan kundi ang Espiritu mula sa Diyos upang aming malaman ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa amin ng Diyos. Dahil sa Espiritu Santo ng Diyos ay naunawaan natin ang biyaya ng Diyos at yung biyaya ng krus ni Jesus. Yung langis at alak ay yung Espiritu Santo at dugo ni Jesus. Kanyang tinalian yung kanyang mga sugat, pinagaling siya, sinakay sa kanyang sariling hayop at dinala sa bahay panuluyan. Ganito naligtas yung isang makasalanang pupunta sa impyerno. Yung taong ito ay nakatakas sa kamatayan. Ngunit yung mga sugat ng taong ito ay napakalalim na kinakailangan siyang gamutin ng ilang panahon. Ano po yung bahay panuluyan? Siya ay pinagaling sa bahay panuluyan na ito yung hanggang sa pagdating ni Jesus. Saan inilagay ng Diyos yung mga taong ligtas? Ito ay sa church. Yung church ay isang grupo o fellowship ng mga taong naligtas. Ipinagkatiwala ng Panginoon yung mga taong ligtas sa church. Sino yung may-ari ng bahay panuluyan? Yung Espiritu Santo. Yung may-ari ng bahay panuluyan ay hindi yung pastor, kundi yung Espiritu Santo. Yung Espiritu Santo ay nagpapagaling sa mga taong ligtas sa pamagitan ng salita, pag-ibig at biyaya. Kumuha siya ng 2 denaryo at ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya. Siya ay nahabag at tinalian ang kanyang mga sugat pagkatapos buhusan ng langis at alak. Wala na sa panganib yung buhay ng taong ito, ngunit napakatindi ng kanyang mga sugat kaya kailangan siyang pagalingin. Ito yung nagpapaliwanag sa pagbabago ng puso at buhay ng isang taong ligtas sa church. Yung may-ari ng bahay panuluyan ay yung Espiritu Santo at yung 2 denaryo ay yung biyaya at katotohanan ng Diyos. Sa Juan chapter 1 verse 17, ang biyaya at katotohanan ay dumating sa pamagitan ni Jesucristo. Dapat patuloy nating kailanganin yung biyaya kahit natapos na tayong maligtas. Bakit? Dahil kahit na tayo ay ligtas na, meron pa rin tayong likas ng pagkamakasalanan. Kaya nga, dun sa 1 Juan, chapter 1, verse 9. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat niyang kalikuan. Ito ay nangyayari pagkatapos na maligtas ang isang tao. Kapag yung isang tao ay nakagawa ng kasalanan pagkatapos maligtas, yung kanyang kaligtasan ay hindi na mawawala. Ngunit yung fellowship sa Diyos ay masisira. Ama, nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Pagkatapos ay papatawarin ng Diyos yung ating mga kasalanan. Siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at siya ay lilinisin sa lahat ng mga kalikuan. Ito yung biyaya na pinatawad yung ating mga kasalanan at ito yung katotohanan na nagpagaling sa ating mga sugat na ating pinagdurusahan dahil sa ating mga kasalanan. Pinatawad ng Diyos yung ating mga kasalanan sa pamagitan ng biyaya at binago tayo sa pamagitan ng katotohanan. Siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ito yung katotohanan. Kaya patuloy na ginagamot ng Espiritu Santo yung mga taong ligtas sa pamagitan ng biyaya at katotohanan. At yung Espiritu Santo ay nasa gitna natin ngayon. Babayaran kita sa aking pagbabalik. Humayo yung Panginoon, ngunit siya ay muling babalik. Ito yung ikalawang pagdating ng Panginoon. Si Jesus ay unang dumating, nagdanak ng kanyang dugo na matay doon sa krus para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Kaya ang lahat ng ating mga kasalanan ay napatawad na. Yung Espiritu Santo yung tumutulong sa atin na maunawaan yung katotohanan ito. Hindi lamang tayo tinutulungan ng Espiritu Santo na maunawaan ito, kundi binabago rin tayo araw-araw. At yung Espiritu Santo rin yung nagbabago sa atin hanggang sa ikalawang pagdating ng Panginoon. Hindi tayo magiging ganap hanggang sa muling pagdating ng Panginoon.
Ano yung karagdagang gastusin hanggang sa muling pagdating ng Panginoon? Ibig sabihin nito ay magiging ganap yung ating laman. Bago dumating ang Panginoon, yung ating katawan ay hindi pa nababago. Yung ating puso, buhay ay unti-unti nang nababago. Kaya naman, sa Roma chapter 8, sa masidhing paghihintay ng pagkukupko ang pagtubos sa ating katawan. Yung ating katawan ay maliligtas sa araw ng muling pagdating ng Panginoon. Kaya doon sa Filipos chapter 3 verse 20, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Yung mga taong ligtas ay mga mamamayan ng langit. Tayo po, mga Pilipino, dahil ipinanganak tayo sa Pilipinas. Ngunit dahil tayo ay ipinanganak ng muli, tayo ay mga mamamayan na ng langit. Tayo ay mayroong dual citizenship sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Tapos na tayo sa immigration. Naibigay na sa atin yung visa. Ngayon, malapit na po tayong sumakay sa eroplano. Kaya mula roon, ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Tayo ay mga naligtas at naging mga mamamayan ng langit. Kaya ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Sa Efeso chapter 2 verse 19, mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. Tayo ay pamilya ng Diyos. Tayo ang mga tao na namumuhay sa langit na magkakasama magpakailanman. Ang Diyos ang ating Ama at tayo ay magkakapatid. Tayo ay mabubuhay sa langit magpakailanman. Kaya dapat tayong mabuhay na magkakasama sa mundong ito. Tama ba? Kaya huwag kayong mag-away at mapuot sa isa't isa. Kahit na ang magkakapatid ay ipinanganak ng isang tatay, ang kanilang mukha at personalidad ay may kaunting pagkakaiba. Kaya kahit sila rin ay nag-aaway-away minsan. Ang pamilya ay aktibong tinutulungan ang isa't isa kapag may dumarating na kahirapan. Tayo ay magkakasamang naninirahan sa langit magpakailanman. Kaya dapat tayo mabuhay sa mundong ito sa pamagitan ng pagtutulungan at pakikibahagi sa isa't isa. Tayo ay naghihintay sa Panginoon na bumalik muli. Tinulungan ng isang mabuting Samaritano ang taong halos mapatay na ng mga tulisan at dinala siya doon sa bahay panuluyan upang tulungan siyang pagalingin ang kanyang mga sugat. Ang mga tao na ito ay naghihintay sa tao na nagligtas sa kanya. Tama po ba? Gayunpaman, kapag siya ay bumalik, hindi mabuti na siya ay maratnan niya na hindi magaling at nasa masama pa rin kalagayan. Ang mga sugat ay dapat tuluyan ng gumaling at dapat matagpuan na nasa mabuting kalusugan. Ito yung ninanais ng Panginoon. Pagkatapos makatanggap ng kaligtasan, dapat ay paunti-unting nababago ang ating puso at buhay at kapag dumating na ang Panginoon ay dapat natin siyang makita na nasa sakdal na anyo. Kaya nga dun sa Filipos 3:21, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalwalhatian. Ang ating mga katawan ay mababago tungo sa malwalhating katawan ng kagaya ng sa Panginoon. Ang isang uod ay nabubuhay sa pamagitan ng pangunguya ng dahon at nagiging paru-paro pagkatapos na mabago yung anyo at lumipad. Yung uod at paru-paro ay talagang magkaiba na nilalang. Yung paru-paro ay maaring makalipad patawid sa karagatan. Gaya nito, binabago ng Panginoon ang ating mababang katawan tungo sa malwalhating katawan. Kaya nga dun sa Unang Juan chapter 3 verse 1, masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y matawag na mga anak ng Diyos at tayo'y gayon nga. Dahil dito'y hindi tayo nakilala ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakilala nito. Kapag dumating na ang Panginoon, nalalaman natin kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita bilang siya.
Kapag makita na natin ang nagbalik na Panginoon, tayo ay magiging kagaya ng Panginoon. Tayo ay magagaya o mababago na kagaya ng banal na katawan ng Panginoon. Ito yung nangangahulugan, tayo ay naniniwala na tayo ay magiging kagaya ng Panginoon. At sino mang may ganitong pag-asa sa Kanya ay naglilinis sa Kanyang sarili gaya naman niyang malinis. Kapag ang Panginoon ay dumating, ang ating katawan ay magiging kagaya ng banal na katawan ng Panginoon. Ito ay maganda at mas maganda kaysa mga anghel. Tayo ay mababago na kagaya ng asawang babae ng Panginoon. At sino mang may ganitong pag-asa sa Kanya ay naglilinis sa Kanyang sarili gaya naman niyang malinis. Habang tayo nabubuhay sa mundong ito, dapat tayong lumayo sa kasalanan upang maging banal ng paunti-unti. Dapat tayong humiwalay mula sa mga tao sa sandibutang ito. Dapat tayong humiwalay mula sa masasama at mapangalunyang mundo upang paunti-unting maging banal. Mga minamahal, yamang taglay natin ang mga pangakong ito, linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu na ginawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Dapat maging malinis tayo mula sa maruming mundo araw-araw. Dapat po itong mangyari. Nangangahulugan ito na sa kaulihan ay babaguhin ng Diyos ang ating katawan. Naalala niyo pa po ba yung kwento sa Lucas chapter 10? Tama po? Pakiusap, basahin ninyo muli ito sa inyong bahay. At sa anumang karagdagang mong panggastusin ay babayaran kita sa aking pagbabalik. At ano po yung mahalagang bagay? Tingnan natin doon sa verse 36. Sa verse 36, ito yung sinabi ni Jesus sa isang dalubhasa pagkatapos niyang masabi ng buo ang tungkol dito. Sinabi ng dalubhasa, "Sino ang aking kapwa?" Kaya't sinabi naman ni Jesus kung sino yung kanyang kapwa. Tama ba? Okay, yung lalaking ito. Ang isang dalubhasa ang siyang nakatagpo ng mga tulisan. Hindi ba? Gayunpaman, kung papakinggan natin ang turo dito sa Lucas chapter 10, nakalimutan niya ang nilalaman nito at nagkaroon ng maling pagkakaunawa na siya yung mabuting Samaritano. At ang iba yung nakatagpo ng tulisan. Sa panahon ngayon, kung tutulungan natin ang mga nakatagpo ng mga magnanakaw, wala na tayong maabutan. Dahil nakuha na siya ng mga pulis. Huwag tayong magkaroon ng maling pagkaunawa. Dapat niyang malaman na siya mismo yung nakatagpo ng tulisan. Sino yung ating kapwa? Sino yung ating kapwa? Sinabi ni Jesus. Ano sa palagay mo? Alin sa tatlo ang naging kapwa-tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisan? Sino yung kapwa? Sinabi ni Jesus, sino sa palagay mo? Ibig sabihin nun, ikaw ang nahulog sa mga kamay ng tulisan at ang kapwa na nakakita sa iyo sa mga tulisan ay ako. Ngunit kabaliktaran yung kanyang naisip. Kailangan siyang maging mabuting Samaritano. Yun yung iniisip niya. Kung gayon, sino yung nakatagpo ng tulisan? Ang nagtuturo ng Lucas chapter 10 ay nagtuturo ng mali gaya nito. Itinuturo nila yung kabaliktaran at tinatanggal ang mahalagang aral sa gitnang bahagi. Ibig sabihin nito ay ikaw ang nahulog sa mga kamay ng tulisan at ang iyong kapwa ay ako, si Jesus. Ang nagpakita ng habag. Siya ay si Jesus. Siya ang mabuting Samaritano. Ito yung kahulugan nito. Pero dapat tignan natin itong mabuti. Kapag mali yung pagkakatingin natin, maaaring magkaroon tayo ng maling pagkaunawa. Ang tao na nagpakita ng habag ay ang Panginoon. Meron bang sino man sa inyong paligid ang nagpakita ng habag? Sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka at gayon din ang gawin mo." Dapat ay tama natin itong maunawaan. Humayo ka at ganyan din ang gawin mo. Nangangahulugan nito na kagaya ng tao na nahulog sa kamay ng mga tulisan, kung nakatanggap ka ng habag, dapat ka rin magpakita ng habag at pag-ibig sa ibang mga tao kagaya ng tao na nagpakita sa iyo ng habag. Tayo rin ay mga tao na pinagaling ng Panginoon bilang mga taong nahulog sa kamay ng tulisan. Tama po?
At tayo ay binago at nililinis araw-araw sa pamagitan ng fellowship kasama ng mga naligtas na banal. Kung gayon, ano yung dapat nating gawin? Kung papaanong iniligtas tayo ng Panginoon at inilagaan tayo ng Panginoon, tayo ay nag-i-evangelize ng ibang mga tao upang sila ay maligtas, kagaya ng ginawa para sa atin ng Panginoon. Tama po ba? Kaya sino ang nasa loob ng mga taong ligtas? Naroon ang Panginoon. Ang nagsasabing siya'y nananatili sa kanya. Sa Roma chapter 8 verse 9, subalit kung ang sino may walang espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa kanya. Yung choir team natin, umawit sila kanina. The Lord Jesus come and stays in my heart. I am changed and become new one. Ang Panginoong Hesus ay dumating sa aking puso kahit hindi natin nalalaman kung ang Panginoon ay nasa atin o wala. Siya ay nananahan sa atin nang tayo ay maligtas. Habang pinag-aaralan natin ang Biblia, naunawaan natin ito. Ah, ang Panginoon ay nananahan sa akin. Oo, tama ito. Ako rin. Nang ako ay maligtas, nung una ay hindi natin alam na iyon ay kaligtasan. Alam ko lamang ay napatawad na ang lahat ng aking mga kasalanan magpakinanman. Pagkatapos nito, nang ako ay nag-aaral ng Biblia, naunawaan ko, ah, ito yung kaligtasan. Ako ay naipanganak na muli. Ah, nang ako ay nanampalataya, natanggap ko rin yung buhay na walang hanggan. Tapos, sinampalatayanan ko ito. Yung banal na espiritu ay dumating sa akin. Doon sa Galatia chapter 3 verse 2, ang tanging bagay na nais kong matutunan mula sa inyo ay ito. Tinanggap ba ninyo ang espiritu sa pamagitan ng mga gawa ng kautusan o sa pamagitan ng pakikinig sa pananampalataya? Ang tumulong sa atin upang maligtas at manampalataya sa pamagitan ng pakikinig ay ang banal na espiritu. Ngayon ay aming tinanggap hindi ang espiritu ng sanlibutan kundi ang espiritu mula sa Diyos upang aming malaman ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa amin ng Diyos. Siya ay dumating sa atin. The Lord who has forgiven my sin came into my heart. At sa Juan 14:20, sa araw ng iyon nalaman ninyo na ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. At ang Panginoon ay hindi mapaghihiwalay. Doon sa unang Korinto chapter 6 verse 17, ngunit siya na nakikisama sa Panginoon ay nagiging isang espiritu na kasama niya. Ang bakal ay dapat nasa loob ng apoy at ang bakal ay pumapasok sa apoy at yung apoy ay pumapasok sa bakal. Kung hihilahin natin yung bakal na nasa loob ng apoy, ito ay nagiging pula. Opo, ito ba ay bakal o apoy? Opo, ito ay apoy na bakal. Ang bakal o yung apoy ay pumasok at ang apoy ay pumasok sa bakal. Ito ay nakakamangha, naging isa. Katulad nito, ang Panginoon ay pumasok sa atin at ako ay sa Panginoon. Sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako na ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Ngunit siya ay nakikisama sa Panginoon ay nagiging isang espiritu na kasama niya. Ang aking espiritu at ang espiritu ng Panginoon ay hindi maihiwalay. Okay, naintindihan niyo po ba ito? Ito talaga yung nakakamangha. Kung gayon, nasa ng Panginoon. Siya ay nasa akin. Ang Panginoon ay nasa akin. Ang Panginoon ang siyang walang hanggang nagmamay-ari sa akin. Dapat tayong mabuhay at mamatay sa kalooban ng Diyos. Whenever I live or die, please let me do your will. Dapat natin itong malaman. Ang Panginoon ay siyang nagmamay-ari sa akin. Ang Panginoon ang siyang nagmamay-ari na sa akin. Hindi na ako ang nabubuhay. Sa halip, si Kristo ang nabubuhay sa akin. Panginoon, pakiusap. Magpahinga ka na lang sa bahay. Kung pagod ka na. May taong ganito ang hinihiling sa Diyos. May pupuntahan pa ako sa araw na ito, pero hindi mo ito magugustuhan. Kaya naman, Panginoon, huwag ka nang sumama. Ako na lang yung aalis, ha? Paalam. Sa ganitong sitwasyon ba, sasabihin ng Diyos sa iyo, uy, mag-ingat ka ha? Hindi po. Sasama ako. Paano nga natin magagawa na sumayaw doon sa nightclub kasama ang Panginoon? Mga kapatid, dapat kayong mag-ingat.
huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Kung titignan natin sa Santiago chapter 4, o iniisip ba ninyo na walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulatan na ang Espiritu na pinatira niya sa atin ay nagnanasa na may paninibugho? Ang Espiritu na nasa atin ay naninibugho kapag may bagay akong higit na iniibig kaysa sa Panginoon. Bakit? Yamang labis niya akong inibig. Kaya, Panginoon lamang dapat ang ating ibigin. Ibinigay niya yung kanyang buhay sa krus dahil sa inibig niya ako. Siya ay bahagi ko. Dapat kong siyang sundin hanggang sa walang hanggang kaharian. Siya ang Panginoon ng buhay. Muli, iniibig ko si Jesus dahil inibig niya ako. Minamahal ko ni Jesus at masaya ako at nagagalak dahil dumating siya para iligtas ako at mamatay doon sa krus. Siyempre, I love Jesus because I know the Lord loves me and I love Jesus. I adore you more than ever. Kaya ngayon, nasa akin na ang Panginoon at dahil iniibig ako ng Panginoon at iniligtas ako, ang taong naligtas ay naging pangalawang mabuting Samaritano. Naintindihan niyo po ba? Kung paano ginawa iyon sa akin ng Panginoon ay dapat ko rin namang ibigin ang ibang mga tao. Sa ganito naligtas ang mga taong nakatadhana sa pagkawasa. Ang nagsasabing siya ay nananatini sa kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng kanyang paglakad. Dapat akong umibig kung paanong inibig ako ng Panginoon. Dapat din akong mahabag sa ibang mga tao kung paanong nahabag sa akin ang Panginoon. Gaya ng mga tao sa Samaria, ninais ang Panginoon na ang mga taong hindi ligtas ay maligtas sa pamagitan ng mga ligtas. Kung titingnan natin doon sa Roma chapter 10 verse 14. Doon sa Roma chapter 10 verse 14, sinasabi roon, ngunit paano nga silang tatawag sa akin na hindi nila sinampalatayanan at kung paano sila sasampalataya sa akin na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Muling sinabi sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumainyo, kung paanong sinugo ako ng Ama ay sinusugo ko rin naman kayo. Sa Juan chapter 20 verse 21, naparito si Jesus upang mamatay sa krus, upang iligtas ang ating mga kaluluwa at ngayon tayong mga naligtas ay tinawag naman upang ipahayag ang katotohanan ito. Ngunit paano nila? Paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Kung ikaw ay sinugo, paano mo naman magagawang mangaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Kung ginawa ng Panginoon ang lahat upang maligtas, kung ang mga taong ligtas ay mananahimik at hindi mangangaral, walang sino man ang maliligtas. Naintindihan niyo po ba? Kaya, paano nga sila sasampalataya sa hindi naman nila napakinggan? At kung walang mangangaral sa kanila, paano sila makikinig? At kulang mangangaral, may posibilidad ba silang maligtas? Upang matulungan ng iba na mapakinggan ang salita at sa kaulihan ay maligtas, ang mga taong naligtas ng una ay dapat na manalangin sa kaalalayan at maging handa na magsakripisyo. Dapat din tayong mamuhay ng naangkop. Humayo at mamuhay ng naangkop. Ito ang sinabi ng Diyos sa mga ligtas. Naintindihan niyo po ba? Kaya pagkatapos nating maligtas, may mga bagay tayong dapat maintindihan. Iyon tao na halos patay na ang Samaritanong iyon ay kinakailangan punitin ang sarili niyang damit upang maipahid ang langis at ang alak sa kanyang sugat. Nilagyan niya ang mga sugat ng alak at langis saka iyon tinalian. Tinalian ng Samaritano ang kanyang mga sugat. Ganito ang pinakadahilan ng pag-iingat ng kaluluwa. At isinakay siya sa sarili niyang hayo papunta sa bahay panuluyan at hiniling na alagaan ito. Sa ganitong paraan, ipinagkatiwala sa church kasama ng mga ligtas na banal. Kaya kung titingnan natin sa 1 Corinto 1:9, tinawag kayo, iniligtas kayo. Ano ba ang fellowship? Ito yung pakikisama ng mga ligtas na banal. Ang taong ligtas ay hindi nag-iisa. Ganito inilagay ang mga ligtas na brothers and sisters sa fellowship sa loob ng church.
Ang pakikisama na ito ay tinatawag na fellowship. Sa English po, tama po, fellowship o komunidad. Ang fellowship na ito ay komunidad. Ito yung church. Kung titignan natin sa unang Juan chapter 1 verse 3, ang pakikisama ay sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Wala itong kaugnay sa makamundong pakikisama. Ito ay banal na pakikisama. Pakikisama sa Ama at kay Jesucristo. Natutunan natin ang salita at minamahal natin ang isa't isa. Sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, pinabago ng Panginoon ang ating mga puso at buhay araw-araw. Sa pagbalik ng Panginoon, ay makakatagpo natin siya. Kaya dapat tayong maging bahagi ng fellowship na ito. Ang pagtalikod sa pakikipagkaibigan na ito ay pagtalikod sa Panginoon. Kapag yung naglalaro yung bata ng peekaboo, sabi ng bata, ay, nakakasawa naman to. Lagi na lang ito yung nilalaro. Tapos, nagpa siya na gumapang palabas at sinabi kong gusto kong makita ang mundo. Pagkatapos, ang bata ay kinagat ng aso o kaya naman ay dinala sa ampunan. Ay, bakit may batang gumagapang sa kalsada? Ano ngayon yung mangyayari doon sa batang iyon? Seryoso pong usapin to. Gaya nito, hindi natin dapat iwan ang fellowship. Naiintindihan niyo po ba? Ang batang iyon, hindi maglaon ay magiging palaboy at sa huli ay manlilimos. Kaya hanggang sa pagdating ng Panginoon, hanggang sa ako ay bumalik, alagaan mo ang taong ito. Ang siyang dapat nating panindigan sa fellowship. Naunawaan niyo po ba? Ang ibig sabihin ko, ang dapat lamang nating gawin ay ang manatili sa fellowship. Simple lang. Habang hinihintay natin ang pagbalik ng Panginoon ay dapat nating ibigin ang isa't isa. Pag-aralan ng Biblia at palugoyin ang Espiritu araw-araw sa church. Kung gayon, ang maliit na bata ay lumalaking malusog kapag ito ay iniibig at inaalagaan ng buong pamilya. Gayon din, ang mga katawan ay babaguhin sa isang walang dungis na katawan gaya ng sa Panginoon sa araw ng kanyang pagdating. Hanggang dito na lamang muna po tayo. Marami tayong dapat pang pag-aralan mula nang tayo ay maligtas. Manalangin na po tayo. Mabanging Diyos, una mo po kaming inibig noong hindi pa kami nakakakilala. Kami po ay mga taong nabubuhay ng napakalayo sa Diyos at gumagawa ng mga kasalanan. Gayunpaman, nabagka sa amin. At sa amin na mga kaaway ng Diyos dahil sa aming mga kasalanan at ang Panginoon ay namatay sa halip na kami. Pinatawad ang aming mga kasalanan sa pamagitan ng mahalagang dugo ni Jesus at ginawa kaming walang hanggan. Salamat po o Diyos sa pagliligtas sa amin mula sa paghukom at kapahamakan. Ang Panginoon ang aming buhay at pag-asa. Salamat po o Panginoon sa pagsama sa amin at sa aming mga puso. Panginoon, pakiusap, gabayan mo po kami. Sa gayon ay makabahagi kami sa fellowship, sa pag-ibig, pagsunod at makapamuhay para sa kalwalhatian ng Diyos sa loob ng church hanggang sa muli mong pagdating. Pakiusap, hawakan mo po kami at gabayan kami, sa gayon ay walang sinuman sa amin ang mahulog mula sa church. Nawa ay gabayan mo po kami sa natitira naming buhay at idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na sa amin ay nagmamahal. Amen.